Buhay na walang hanggan. Isa ito marahil sa mga pinakamalaking misteryo sa mundo. Ang sikreto ng mahabang buhay. Pero gusto mo nga bang mabuhay ng parang walang katapusan? Sa liblib na barangay ng Rivadavia sa Narvacan, Ilocos Sur, may isang lumang bahay na sa sobrang tahimik, akala mo walang nakatira. Pero ang totoo, isang matandang babae ang nakatira sa loob nito. Mag-isa. Walang ibang kasama, kundi ang mga litrato nakasabit sa kanyang dingding. Mahigit 100 taon nang nabubuhay si Lola Felicidad, matandang dalaga, walang anak o apo na mag-aalaga sa kanya. Bakit hindi po kayo nag-asawa? Ape, kano ang ka nga nag-asawa? Wala raw may gusto. Wala raw nagkagusto sa kanya. Wala nagkagusto. So nga, wanter pa wa. Hindi ka naman pangit. Hindi ka pangit. Maganda ka. Napintas ka kanumot. Nag-iisa man sa buhay, hindi siya nag-iisa sa mundo. Ang bukid, mga halaman at damo ang naging kasakasama ni Lola mula pagkabata hanggang pagtanda. Nung nandito po kayo, 94 na po si Lola. Oo po. Naabutan niyo pa po siyang nagtatrabaho? Naabutan po, pero doon ako sa bahay nakatira noon, hindi pa patay yung asawa ko. Ano pong ginagawa niya? Nagtatanim po din, pupunta pa sa bukid. Nung 94 years old pa siya? Oo. Wow! Ayaw na po na nakaupo lang, gusto niya magkatrabaho ko. Bakit daw po? Pang-exercise po. Mm-mm. Parang lumakas daw ang katawan niya. Puna sa mata ba, Gim? Magbunas ka! Si Regina ay asawa ng isang malayong kamag-anak. Binabayaran siya ng mga pamangkin ni Lola Felicidad para bantayan ang matanda. Kapatid mo. Pinsan mo. Kabisado pa ni Lola Felicidad ang bawat isa sa mga litrato sa kanyang dingding. Litrato ito ng kanyang mga pamangkin at apo na minsang tinulungan at pinag-aral niya. Hindi pwede, hindi ka tumulong. Kapatid ko yun, tsaka yung pan. Anak ng kapatid mo, hindi ka tutulong. Marami sa mga dating pinag-aral ni Lola, matagumpay na ngayon sa kanika nilang buhay. Paminsan-minsan na lang nila nabibisita si Lola. Kaya kumuha na lang sila ng tagapag-alaga. Pero sanay nang mabuhay mag-isa si Lola Felicidad. Sanay nang tumayo sa sariling paa nang di umaasa sa iba kahit pa mahigit 100 taong gulang na siya. Hindi ako gusto nga mag-upo, walang trabaho. Pero Lola, 101 years old na kayo. Dapat magpahinga na. Mag-upo lang. Trabaho. Hindi pa. Kinsa kong demo. Hindi pwede ang kung hindi ako magtrabaho. Malayo man sa kaanak, walang pinagsisisihan si Lola Felicidad sa kanyang mga pinaghirapan. Ang mahalaga, kahit papano raw, nakapag-ambag siya sa kanilang tagumpay.
Yung mga picture po dun sa dingding, bakit daw po niya kinabit doon? Kapag makita niya po na masaya siya. Pagkatapos, kumakwento naman, ikwento naman sa akin. Kung minsan, naisip niya nga malayo sila sa kanya kasi nandun sila sa trabaho nila. Saan po? Sa Maynila, sa Aburo naman yung iba. Mahigit 50 litrato ang nakakabit sa pader ng bahay ni Lola Felicidad. Pero halos lahat, litrato ng iba. Wala siyang litrato ng kanyang sarili, liban sa isa. Wow! Ang ganda niyo po pala! Napintas? Napintas yung picture. Oo. Ba, yung body no. Hanggang sa aming pag-uwi, pinagpilitan ni Lola Felicidad na hindi siya maganda at hindi siya espesyal. Pero alam ng lahat at saksi ang mga larawan sa kanyang dingding na si Lola Felicidad ang marahil isa sa pinakamagandang biyayang nilikha ng Panginoon. Napintas ka! Napintas ka! Ako, hindi. Napintas ka! You are beautiful! You are beautiful! Bye-bye po! Bye-bye! Bye-bye! Thank you po! Bye-bye! Hindi lang si Lola Felicidad ang katangi-tanging centenarian sa bayan ng Narvacan. Hindi lang isa, kundi siyam. Lahat sila babae at lahat mahigit 100 taon na ang tanda. Madalas nating ipagdasal na sana magkaroon ng mahabang buhay ang ating mga minamahal. Pero kung si Lola Emilia ang tatanungin, hindi buhay, kundi kamatayan ang kanyang ipinapanalangin. Sa edad na 104 years old, si Lola Emilia ang isa sa pinakamatanda sa buong Ilocos Sur. Hi, Lola! Hi! Kunumutan na! Ay, hindi nakakakita. No, hindi na, anak. At saka bingi pa. Ah, bingi rin! Oo, oh, oo. Nakasalitan kayo. Wala sila nung mga nakapunta. Maaliwalas ang mukha ni Lola nang una ko siyang makita. Pero ilang minuto lamang, biglang tumangis ang matanda. Hindi na malalabi yung... Ano daw sabi niya? Hindi naman ang kukunin si Jesus, sabi ng gano'n. Ay, anong kukunin ni Jesus? Hindi po kayo, hindi po ako, hindi po akong kukuha sa inyo. Alam mo, hindi ko kukuha. Wala daw ma... Matiyari ang palagi na lang. Wala daw magagawa. Huwag kang iiyak, anak. Huwag kang iiyak, Lola. Huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak. Kaya aliwan. Nakaawa ka daw sa amin na kami ang nag-aalaga sa kanya. Lola. Si Lola is 104 years old and ang laging sinasabi sa amin is that palagi niyang hinihintay yung kukuha sa kanya because palagi niyang wish ay ano, mamatay na, tama ba? Tapos inaantay lang niya yung kukuha na sa kanya. Angas laking ka, nga kutong! Dahil bulag at bingi na si Lola Emilia, sa pamamagitan ng haplos na lang siya nangingilala. Sing Sing po! Pareho tayo, meron ka rin Sing Sing. Pambalagang kay Belaga. Belaga pa po ako. Ano? Hindi ako malakko pa yung lalaki. Pag may anak daw na lalaki, paaasawa daw sa inyo. Ipapaasawa sa akin. Kasi love yours, ma'am. Ano daw yun? Asawa daw ng Jesus. Ano asawa daw? Pero ano anak? Pero hindi namin... Ano daw sinasabi niya? Ano po sinasabi niya? Kaya't ko kumakita at hindi ko. Ano daw po?
Ang tinutukoy ni Lola na lalaking anak ay ang kanyang pinakamamahal na si Raymundo. Ang hindi niya alam, matagal nang pumanaw ang kanyang panganay na anak. Huwag mong sasabihin, ma'am, kasi patay na yan. Patay na yan yung panganay namin. Sino? Noong January. Pero hindi namin sasabihin sa kanya. Kasi baka tuloy-tuloy na yan na patay. Kasi pag umiiyak hanggang walang hangganan. Maagang namatay ang asawa ni Lola Emilia. Ngayon, si Lola at ang dalawa sa apat niyang anak ang naiwang magkakasama sa bahay. Si Rosalina, 77 years old, at si Emerencia, 72. Parehong matandang dalaga, parehong nangakong hindi nila iiwan ang ina hanggang sa kanyang huling hininga. Wala ako kasing balak na mag-asawa. Bakit po? Maraming nagliligaw, kaya lang wala akong balak. Parang hindi ko malayuan yung nanay namin. Kasi yung kapatid niya noon na lalaki, kung gusto mong mag-abroad, meron sabi ng ganun. Tutulungan kita. Ayaw ko, uncle. Bakit? Kasi yung nanay ko, wala nang mag-aasikaso kanya. Kinabukasan, binalikan ko si Lola Emilia. Pero may isa pa palang bantay ang matanda. Lola, mangangagat ba to? Bruno po. Mangangagat? Ay, hindi. Kasi dumaan ka lang. Ano pong pangalan ng aso? Bruno. Bruno, oo. Talaga pong dito siya nagbabantay kay... Matapang po ata. Noon, sa sulok ng higaan ni mother. Nagbabantay siya sa sulok ng higaan. Visitor ah. Pandyan ni Nanang. Nagpapandyan ni Nanang. Lola! Good morning, Lola! Ay, good morning daw, Nanang. Good morning! Good morning. Good morning, Lola. How are you? Ako po si Kara. Ah. Si Kara, yung visitor niyo kahapon. Ah. Oy, nag-smile si Lola. Thank you, ah. Mm-mm. Ako po yung may sing-sing. Iyon ang unang beses na nakita kong ngumiti si Lola Emilia. Sabik na sabik si Lola sa bisita. Pero sa kasamaang palad, halos wala namang bumibisita sa kanya. Araw-araw, si Emerencia lang ang nasa kanyang tabi. This is the last time now that you are coming here. You will come when I will die, ah? Aww. I will come on your next birthday. Noong Mayo, ipinagdiwang ni Lola Emilia ang kanyang ika-104 kaarawan. Binigyan siya ng DSWD ng 100,000 pesos. Nasa batas kasi na lahat ng Pilipinong aabot sa edad na 100 ay makatatanggap ng 100,000 pisong ayuda. Saan niyo po gagamitin yung 100,000? Sa ma'am, kung kukunin si Jesus, yun ang gagamitin. Sabi ko pa sa kanya, ma'am, pwede bang kumuha yan? Parang may... Paggawa sa bahay. Ay, hindi ate, sabi nila. Para sa kanya lang yan, sabi ng ganon. Yun ang ginawa ko. Kung ayaw nila manang, ipasok mo sa bangko. Dahil dito, patuloy na nagtatrabaho si Emerencia para sa pagkain, gamot, at iba pang pangangailangan ng kanyang ina. Mahirap po bang mag-alaga ng 100 years old? Ay, pag minsan, ma'am, mahirap. Pag minsan, maganda. Kasi yung pagtingin ko sa nanay ko, parang masayang-masaya sa loob ko. Bakit po? Kasi nakikita ko. Buong buhay ni Emerencia, inilaan niya sa pag-aalaga sa ina. Mahirap na sakripisyo, pero wala raw siyang pinagsisisihan.
sino pong mag-aalaga sa inyo kapag tumanda na po kayo? Ay, iwan ko lang, ma'am. Bahala na yung mga kapatid ko, yung isa na lang kapatid ko, at saka yung pamangkin ko, kung ano-ano ang may tulong sa akin. Araw-araw, nagdarasal si Lola Emilia na sana kunin na siya ng Panginoon. Para raw makapagpahinga na si Emerencia at maalagaan naman ang kanyang sarili. Pero para kay Emerencia, buhay niya ang kanyang ina. Nanay, I love you. Huwag ka pang mamamatay. Bigyan kita pa ng long life. Depende si Jesus kung kailan nakangkukunin, sabi kong kanya. Basta kumain ka, pag pinakain kita, kumain ka. Mahigit 100 taon nang nabubuhay sa mundo si Lola Quintina Sabalo. Araw-araw sa kanyang pagising, nagpapasalamat siya sa biyaya ng isa pang umaga. Umaasa na sana may bukas pa. Maragsakan ang kamis na tamaabot ko tiyas din nga edad ko at maragsakan ang atalang itidad do mga para nga mamba ka matay na tapi siya ba di ako wala ka matay ang kunag akin na ito nga dito ko na ka. Ayat ko mga makita ka lagi tiap pabog sa pagbanaganda. Tiap panagadal na gusto nga na siya matay. Hindi niya alam kung bakit siya umabot sa edad na mahigit 100. Wala mo pang kami basahan. Wala naman daw siyang sikreto, pero sa kanyang mga apo humuhugot ng lakas si Lola Quintina. Ano na nang itapo, nga mabaro, kada mabarasa ng nisirang, maragsakan na matano, magitag, hindi pagbarangan niya, alal. Oh, Lola, wag iiyak, wag iiyak, sus. Masaya, maragsak nga, wag iiyak, wag iiyak. Maragsakan ang kami dinahan na sumangbarang. Pagkipatangda, kis damad, ito mabaro, no, pandagbasa yung kami ang lola ko na damis na. Masaya din po ako na abot na ng ganitong atat, ma'am. Uh-huh. Love you, mama. Tulad ng iba pang centenarians sa Narvacan, Ilocos Sur, magsasaka rin si Lola Quintina. Simple lang raw ang buhay nila noon. Puro gulay at saging lang ang pirmi nilang kinakain. Hello, boss. Aska na, saba, papaya na loob. Ubas ka no, papaya ka na saba. Yun ang kinakain mo. Ubas, saging na saba, papaya. Ako rin, yan din ang paborito ko. Tapos na dyan kumain. Nung araw ding iyon, may isa pang biyayang sumalubong kay Lola Quintina. Good morning, Lola! Lola! Sa DSWD po! Lola! Binisita sila ng DSWD at may dala silang magandang balita. Ito yung batas na ma'am na Republic Act 100
10868 po, mm-hmm, na nagbibigay po ng privilege sa mga centenarians. Mm-hmm. Pag naabot na yung 100 years, bibigyan po ng group national government ng tigwa 100,000 po. Minsanan lang po yun. Naimbaga bigat mo, dandani sumangpat na di ko aktangon, ah, yururay mo, ah. Matagal nang hinihintay ni Lola Quintina ang regalong ito ng gobyerno. Natagalan dahil sa pagpoproseso ng papeles, pero ngayon? Kasi magbo-birthday po siya ng October 31. Oo, so ang tanong po ni, ano po yung tanong ninyo kung makukuha ba? Sige po. Yun nga kung before birthday niya, yes, oo, kung matatanggap namin niya. Ah, yes ma'am, kasi nabigay na po yung mga 3 weeks na siguro yung plan, ma'am. On, yun na lang po yung in charge doon sa regional office ng DSWD Savi on the process na. So before October 31, yes, ma'am, before her birthday, yes, ma'am, makukuha na niya yung gift niya. Yes ma'am. Ay, buti naman. Kasi ate, nainggasatang nga ng ating babae. Nainggasatang tabungan. Bago matapos ang kanyang araw, nagdadasal ng rosaryo si Lola Quintina. Mahigit 100 taon na niya itong ginagawa. Sinisimula ng araw sa dasal ng pasasalamat at bago ito magtapos, nagpapasalamat siyang muli. Buona mestra. Bakit po? Ramadan sa mga takagluwalo. Karagkararag tao da po. Ibang kakangang ko. Sa'yo na po. Kasi anak ka lang. Takasto itong manati. Kuaragsak ko. Ramadan ang dibigatan. Isa-isa naming binisita ang siyam na lola sa Narvacan na umabot ng mahigit 100. May dating mananahi na hanggang ngayon gumagawa pa ng damit. May magsasaka. At mga lola na mahilig pang magkwento, magbasa, magsaya, umawit at sumayaw. Hindi rin daw nila alam kung paano sila umabot sa ganitong edad. Ang tangi nilang alam, biyaya ng Panginoon ang bawat araw na sila'y nabubuhay. At masayang regalo ang makapiling ang mga kaanak at kaibigan hanggang sa kanilang huling sandali. Malapit sa aking puso ang kwentong ito. Ang aking lola ay umabot hanggang 96 years old bago siya pumanaw. Ang videong ito ay kuha ilang linggo bago siya kinuha ng Panginoon. Kaligayahan ng aking dadaming ang pagsasayaw. At hanggang sa kanyang mga huling sandali, kapiling niya ang mga bagay na pinaka nagpapasaya sa kanya. Mga anak, apo, kaibigan, musika at sayaw. Okay, now. Tulad ng mga lola ng Narvacan, hindi rin alam ng aking lola kung ano ang sikreto ng mahabang buhay. Pero kung may isang bagay siyang itinuro sa akin, ito ay dapat nating pahalagahan ang bawat sandali ng ating buhay sa mundo. Maging maligaya at magbigay ligaya sa iba. Magtrabaho ng marangal at magmalasakit sa iyong kapwa. Magpasalamat sa poong lumikha. Dahil ang buhay ay isang magandang biyaya. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.
Thank you.